Hello everyone! In this video, we're going to discuss and solve 5 integral problems using integration by parts. Integration by parts ay isa sa mga technique sa pagsosolve natin ng integrals. And napaka-helpful niya, lalong-lalo na kapag yung substitution ay hindi na gumana sa pagsolve natin ng integrals and yung iba pang mga general formula. Ito lang naman yung formula niya. The integral of u dv is equal to uv minus the integral of v du. Etong u and dv ay dalawang function sa integrand na given. Most of the time, dalawa sila, pero minsan isa lang. And para makuha or para mapili yung u and yung dv, sa pagkuha ng u, ginagamit natin yung acronym na LIATE. L stands for logarithm, logarithmic function, I inverse function, algebraic function, trigonometric, exponential. And kung alin yung mauna sa kanila, yun ang ililet natin na u and yung dv is yung tira. For example, given tayo sa integrand na logarithmic tapos exponential. Ito yung logarithmic, exponential, alin yung nauna sa dalawa? Siyempre L. So ang ililet natin na u, yung L, yung logarithmic. And yung dv natin, yung exponential. And para ma-illustrate natin, etong formula ay mag-solve tayo ng mga examples. Okay, number 1. The integral of x cosine x dx. Okay, kung itatry natin yung substitution ay hindi gagana kasi kunwari, nilet natin na u yung cosine x, ang du niya is negative sine x. And etong x is hindi natin mahuhugot dun sa substitution natin. So dito, gagamitin natin yung integration by parts. Yung formula, the integral of u dv is equal to uv minus integral of v du. Now, ang gagawin natin first is identify natin yung dalawang function. This is algebraic, di ba? X. And ito ay trigonometric. Now, using the LIATE, ito yung A, ito yung T. Alin yung nauna? Siyempre, yung A yung nauna kasi from left tayo. So, kung nauna yung A, siya yung ililet natin na U. Ang A natin is X, therefore U is equal to X. And yung DV natin is yung tira, that is cosine X. And isama natin yung DX kasi kung makikita natin, differential ng B or DV, differential ng X, pareha sila. Now, para makuha si DU and V, gawin natin dito, get the differential of both sides. The differential of u is 1 du or simply du. Differential of x is 1 dx or simply dx. And dito, para makuha natin si v, integrate natin both sides. So, integrate natin yan. Huwag ko na lang isulat. Magiging v is equal to the integral of cosine x dx is sine x. And huwag muna natin ilagay yung plus c kasi hindi pa yan yung final answer. So, sa pag-integrate natin, nawala lang yung differential. Now, substitute na natin. Integral of x cosine x dx is equal to uv, ang u natin, and v, x sine x, multiply lang natin, minus the integral of v, ang du natin is dx. And, kung makikita natin, meron pa tayong integral sa loob. Pero, basic na lang. The integral of sine x dx is negative cosine x. So, kung negative cosine x to, tapos may negative tayo sa labas, magiging positive. Positive cosine x. And don't forget the plus c. So, eto na yung final answer natin. Number 2, the integral of x times e to the x dx. Kung makikita natin, yung substitution ay hindi mag-work. Kasi kapag nilet natin, kunwari itong e to the x, ang du niya is e to the x. And yung x ay hindi natin mahuhugot. So, integration by parts tayo. Yung formula, sulat pa rin natin para sa ganun ay ma-memorize natin. V, du. Now, label natin, this is algebraic. This is, okay, this is exponential function, di ba? And using the LIATE, alin yung nauna sa dalawa? Ito yung A, ito yung E. Since nauna yung A, kasi from left, so yung A natin ang ililet na U. A is x. And dv is yung isa. That is exponential. Sama natin yung dx. Now, solve natin si du and v. To solve for du, get the differential of both sides. Differential of x is 1 dx.
integrate natin both sides, mawawala yung differential. The integral of e to the x dx, that is still e to the x. Now, substitute sa formula, uv magiging x, e to the x, multiply ko lang to, minus integral v du, itong dalawa, e to the x dx. And basic na lang, ang integral ng e to the x dx is still e to the x. Dapat alam natin yan. And this is our answer. Number 3, the integral of e to the x sin x dx. Okay, substitution ay hindi mag-work. So, integration by parts, label natin. This is exponential function, trigonometric function. So, now using Dalyate, ito yung exponential, trigonometric. Alin yung nauna? Trigonometric. So, we will let u, yung trigonometric, which is sin x. And yung dv natin is yung isa, yung e to the x dx. Now, kunin natin yung du and v. To get du, get the differential of both sides. Magiging du is equal to differential of sin x is cosine x dx. Don't forget the dx kasi differential. So now, dito naman, para makuha si v, integrate natin both sides kasi makakancel yung differential. Makukuha natin is v sa kaliwa. Integral of e to the x dx is still e to the x. So dapat alam natin yan. Now, gamitin na natin yung formula. Integral of u dv is equal to uv minus the integral of v du. And ang gawin natin is isulat natin yung ano natin. So magiging e to the x sin x dx, that is equal to uv, multiply lang natin and unahin ko ito, minus integral of v du. V du, so eto. Now, kung makikita natin, etong nasa right side, etong may integral, e to the x cosine x, hindi siya yung basic na integration. Kasi, parang kamukha lang siya ng original problem natin, which is, hindi siya kaya ng substitution, integration by parts ulit tayo. So, nag-integration by parts tayo dito, integration by parts uli tayo. Dito muna tayo mag-focus. Meron tayo exponential, trigonometric, parang parehas lang nun. Ang ililet natin na u, syempre yung cosine x, kasi yun yung nauna dito sa Liate. And yung dv natin is e to the x dx. Now, kunin din natin yung du, differential of cosine x is negative sine x. And don't forget the dx. And integrate natin both sides. V is equal to integral of e to the x dx is e to the x. So now, dito lang muna tayo mag-focus. Using the formula, uv, multiply natin, maging e to the x, cosine x, minus integral of v du. Etong dalawa, pag minultiply natin to, meron tayong negative, tapos may negative sa labas, gawin natin positive. So, e to the x, sine x, dx. So, now, copy muna natin to, lahat. E to the x, sine x, dx. And ang gawin ko is, distribute ko muna yung negative. Sin x, pasensya na sa sulat. Cosine x minus integral of e to the x sin x dx. Now, kung napansin nyo, etong original problem natin ay parehas na parehas siya sa nasa kanan na eto. Ano ang gagawin natin? So kapag meron tayong parehas na integral, pwede natin sila i-add. Parang x plus x, 2x, ganun. So ang gagawin natin, itong negative na integral, ililipat ko, magiging positive. So meron tayong positive, tapos positive. Pag in-add natin yan na dalawang integral, magiging 2 integral of e to the x sin x dx. Yan. And copy na lang natin to, e to the x sin x cosine x. And para makuha yung original problem, diba ito yung original problem natin, ang gawin lang natin is divide both sides by 2 para mawala to and nakabalik tayo sa original problem. And ito na yung final answer natin. Ang gawin lang natin is simplify, split natin sine x
minus 1 half e to the x cosine x plus c. Don't forget the plus c. And eto na yung final answer natin. So kapag nakakita tayong exponential, trigonometric, inote nyo na na mag-uulit talaga yung integral. Tapos ganito yung tendency, mag-add tayo both sides. Tapos ganito. Number 4, the integral of sine of the square root of x dx. Okay, kung makikita natin, mayroon lang tayong isang function, which is trigonometric function. And diba sinabi ko kanina na minsan isa lang yung function na given sa atin. Now, paano natin to isosolve? First na gawin natin is, let u is equal to the square root of x. Now, get the differential of both sides, magiging 1 du or simply du. The differential of the square root of x, kunin mo lang yung derivative. Then, don't forget the dx. Now, solve for dx, just multiply both sides by the reciprocal of this para dx na lang matira, magiging 2 the square root of x du. And now, substitute, magiging sine of u, kasi diba, nilet natin, and dx natin is 2 the square root of x du. Now, nag-let u tayo, pero may nakita pa rin tayong in terms of x. Diba, the square root of x is exactly u. So, magiging 2u, tapos multiply by this. Yung 2, pwede natin siya ilabas. So, magiging u sine u. Pinauna ko lang yung u. Tapos, don't forget the du. Now, meron tayong algebraic trigonometric. Hindi siya kaya ng mga basic, ano natin, trigonometric formulas. And substitution will not work. So, integration by parts tayo. Pero, di ba sa integration by parts natin, ang ano natin, uv minus integral of b du, meron tayo doon na u. So, malilito tayo. Ang gawin natin, dito sa problem natin, dito, pwede muna natin to pansamantala, i-change sa ibang variable. Let's say, a. Yan. Para kapag gumamit tayo ng integration by parts, ay hindi tayo malilito. So, using the integration by parts, the integral of u dv, that is equal to uv minus integral of v du. So, sana memorize nyo na to kasi pang-apat na tong problem. So, magiging etong integral. So, mag-aano muna pala tayo? Mag-assign tayo ng u and dv. Diba this is algebraic? This is trigonometric. Using Liate, alin yung nauna? Algebraic, trigonometric. So, nauna yung a, ililit natin yung a na u. So, that is a. And dv natin is yung t, which is the sine a. And don't forget the dA, kasi differential. Now, get the du. Differential of a is 1 dA. Kunin mo lang yung derivative, multiplied by dA. Tapos, integrate natin both sides. Integral of sine a dA, that is negative cosine a. Now, using the formula, integral of u dv, eto na pala. Ito is equal to 2. So, ilagay natin yung 2 sa labas. Tapos, ito yung integrate natin. UV, itong dalawa, multiply natin, magiging negative A cosine A. Inuna ko lang yung A, tapos nilabas ko yung negative. Minus the integral of V du. Itong dalawa, magiging negative. Tapos, meron tayong negative sa labas. Pwede natin ilabas yung negative, magiging positive. Multiply natin, magiging cosine A dA. Diba? Now, simplify na lang natin, magiging negative 2 a cosine a plus, distribute natin, 2. Ano yung integral ng cosine a dA? Diba, that is sine a. So, kapag distribute natin ng 2, magiging sine a. And, wag muna tayo mag plus c. Ang gawin natin, diba, pansamantala, change natin yung variable na a. So, balik natin dito, magiging u. So, magiging 2a, u pala, u, negative 2u cosine u plus 2 sine u. Sana hindi pa tayo nalilito. And, yung original problem natin is, in terms of x, nasa u tayo, balik tayo sa, ano natin, sa substitution. So, magiging, ang u natin is the square root of x, pinalitan ko lang, tapos magiging cosine of the square root of x plus 2 sine of the square root of x. Palitan mo lang lahat ng u, the square root of x, and don't forget the plus c. Ito na yung
answer natin. Number 5, last problem. The integral of e raised to 2x multiplied by sine e to the x dx. Okay. Yung ginawa natin kanina ay hindi agad-agad siya dito mag-work. Try nyo. Kasi nasagutan ko na to and di siya directly gumana sa integration by parts yung kanina. Ano ba yung ginawa ko? Ganito yung ginawa ko. Nag-substitution muna ako para maging simple. And ang nilet kong u, yung e to the x. And makikita nyo mamaya. So, du is equal to e to the x dx. Solving for dx, magiging du over e to the x. Now, substitute. Etong e raised to 2x. Diba, this is equal to e to the x. Tapos, squared. Kasi kapag eto, kapag chinek mo, makukuha mo eto. Power of a power, multiply, magiging 2x. And e to the x is u. Therefore, etong part is u squared, di ba? Tapos magiging sine u, palitan mo lang ng u, tapos yung dx natin is du over e to the x. Now, meron pa tayong in terms of x. E to the x is exactly u. So now, eto makakancel, matitira na lang sa atin isang u, and u sine u du, pwede na tayo gumamit ng integration by parts. And since sa integration by parts, sa formula, meron tayong u, may du, malilito tayo dito kasi itong integral ay may u. So, pansamantala, ulit, gamit ulit tayo ng ibang variable. Let's say a. So, using the formula, integral of u dv equal to uv minus integral of v du. Anong gagawin natin? Label muna. This is algebraic. Ito, this is trigonometric. So, using Liate, A and T. Nauna yung A, therefore, ililet natin na U yung A, which is yung A na maliit. And DV natin is yung T, which is sine A. And copy natin yung DA. Now, get the differential of both sides. DU is equal to 1 DA, or simply DA. Integrate natin both sides, mawawala yung differential, magiging b. Integral of sine a dA, that is negative cosine a. Now, ilagay na natin dito sa formula, uv, multiply mo lang, magiging negative a cosine a. Nilabas ko lang yung negative, minus integral of v du, etong dalawa. Pag nilabas mo yung negative, magiging positive to. Tapos, magiging cosine a dA. Now, madali na lang. Integral of cosine a dA, that is sine a. So, eto na yung sagot dito sa integral. And now, pansamantala tayo nag-transfer na or gumamit ng a, ibalik natin sa u, magiging negative u cosine u plus sine u. Now, eto na ba yung sagot? Hindi pa. Kasi, in terms of x yung original problem natin. So, balik natin yung u sa dito sa substitution, magiging negative u is equal to e to the x, palitan ko lang, cosine e to the x, eto, plus sine of e to the x. And this is our final answer. So, ayan guys, sana nakatulong itong video na to. And kapag nagustuhan mo, palike naman, comment and subscribe, and share sa mga nangangailangan ng ganitong video. Thank you for watching.